first one to 10. And the first one dito. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the ninth hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms, meaning a limos. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, "Look on us." And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter, silver and gold, then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. They knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Amen. Pagpalain po ang pagbabasa ng kanyang banal salita. Samahan niyo po ako sa mikling panalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat, Panginoon, sa oras ito, sa gabi ito na kami tinipon mo, Panginoon, upang makapakinig ng salita. Mang Diyos, ako'y gamitin mo lamang bilang instrumento mo, maihayag kayong salita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salita mong siyang tumatak sa puso ng bawat isa, O God, at ito'y aming may pamuhay. Hayaan mo ikaw maluwalhati sa lahat ng ito, Panginoon, na aming gagawin, Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, sa iyong kataas-taas ng papuri, pagdakila, sa maraming po ng Panginoon, ng Panginoon. Amen and amen. So makikita po natin doon, yung lalaki po na mula sa pagkanyang pagkasilang pa lang, inbuhon pa lang, pinanganak siyang pilay na hindi niya po naranasan tumayo sa sarili niya pa. Hindi niya naranasan makalakad, hindi niya naranasan umakakyat ng puno, hindi niya naranasan makilaro sa mga bata. Siguro dito sa Medellin, di ba, gusto-gusto yung football, hindi niya naranasan yun. Kahit siguro kung nanonood lang siya, no? Yung time na yun, siguro wala pa ng football. Hindi niya naranasan yung mga bagay na yun sa buhay niya, sa tanang buhay niya, simula na siya kananganak. Amen? Nung panahon na yun, kapag wala kang, yung sasabi natin, pag gano'n ang kalagay mo, wala kang silbi sa lipunan, di ba? Kasi sa panahon nila noon, hindi katulad sa atin ngayon, kapag merong, kahit na ba yung lumpo ka, kung nagagalaw mo yung katawan, yung upper limbs mo, pwede ka pa rin magtrabaho, di ba? Kung matino ang kaisipan mo, pwede ka pa rin magtrabaho. Eh. Pero sa panahon nila, kapag gano'n ang kalagay mo, parang wala ka ng silbi. So ganun nga ang ginagawa niya, umamali mo siya, dinadala siya araw-araw doon ng kanyang, hindi naman sinabi nung kaibigan ang dinadala sa kanya, kasi naman, pero araw-araw siya dinadala doon para mamalimos. So, kinaroon siya ay umaasa lang ng habag at awa sa ibang tao para siya ay mabuhay. At nung makita nga po siya ni Peter and John, nahabag siya sa kalagayan niya, sabi ni Pedro sa kanya, "Look on us, tumingin ka sa amin." No? And he was just expecting for a few coins na ibibigay sa kanya. Inexpect niya, may ibibigay si Peter and John sa kanya. Pero sabi ni Pedro sa kanya, "Wala akong pera, wala akong, I have no coins, wala akong silver and gold. Wala akong pera na may ibibigay sa iyo, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus Cristo na taga Nazaret, tumakad ka. Rise up and walk." The English noon. So, immediately, at that very moment, alam natin yung story na yun, yung layman, no, lumakas yung kanyang paa, yung kanyang bukong-bukong, no, was able to walk na, nakalakad siya. Sa sobrang katuwaan nga niya, eh, nagtatalon siya dahil nakalakad na siya. Sobrang kagalakan niya. Amen? So, hindi niya na-expect yung mangyayari sa buhay na yun. Amen? And nung sinabi ni Peter na tumingin ka sa amin, look on us, he said those words, no,
just to get his attention, hindi para sambahin sila. Those same words may pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon sa atin, but in other words, look unto me, sasabihin sa atin ng Panginoon. That our Lord will enable us to rise up and walk sa buhay natin. Ano bang situation we are into sa buhay natin ngayon? God will enable us to rise up and walk. Maring tayo, hindi tayo crippled as that layman was, no? Hindi tayo crippled, hindi tayo physically disabled, but in some other way, in some aspect, maring tayong crippled. Amen? We may be financially disabled sa ngayon, diba? We may be emotionally, talagang we are so much bombarded with so many troubles and worries in life na talagang para bang hindi natin alam ang gagawin natin. Stress na tayo sa buhay. So, naguguluhan na tayo. We may be spiritually disabled or crippled dahil kung wala tayo sa Panginoon, talagang we are spiritually disabled. So, maaaring spiritually, talagang down and out tayo, very low tayo. So, yung we're already in the verge of giving up, already in the verge of ibang yung mag-backslide na, diba? Or maybe yung relationship natin, wala na siya, sabi natin yung marriage, yung sa ating pag-asawa, sa ating relationship, sa ating asawa, yung marriage on the rocks. Yung bang, it's about to crumble na and fall yung ating relationship sa ating asawa, sa ating relasyon, no? Or we may be having sicknesses or ailments sa ating buhay na somehow parang nagkikripple na tayo sa buhay natin. But if we look unto Jesus, ano mga ating kinakaharap ngayon, God will enable us to rise up and walk. Ano mga sitwasyon na ating kinakaharap sa buhay na ito? Alam natin, walang imposible sa Panginoon. No? Yung nagpagaling kay doon sa lame man na yon, hindi naman si Peter and John, but sila ginamit na ng Panginoon bilang instrumento upang dumalo yung kagalingan sa taong yon. Amen. Then, same is true sa ating pong buhay. Whatever situation we are into, no, God will enable us to rise up and walk sa buhay na ito. Disabilities, alam mong cripple na sa ating buhay na ito, physically, socially, emotionally, mentally, whatever, no, God will enable us to rise up and walk. Amen. And he got healed in the very moment, no? He was not expecting na gagaling siya. Naaring sabi, they expect lang niya that Peter and John will just give them something na coins or something na makatutulong sa para makabili ng pagkain. Pero that moment, he was not expecting na he will be receiving yung mas higit pa sa inaasahan, sa ina-expect niya, ang matatanggap niya. The same is true with us. Ano bang hinihiling natin sa Panginoon? No? God can do much more greater dun sa ating hinihiling sa Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, He can, sa Diyos na makagagawa ng higit pa sa kaya nating hilingin at isipin. Amen? So, ano man ang ating hinihiling, whatever our hearts longs for, masigit pa ang magagawa ng Panginoon doon sa ating inimitin sa buhay. Amen? Although, yung lame man na yun, he never asked para pagalingin siya, but his heart is an expect, parang expect, meron siyang expectant heart that this will be able to receive something. Ayun nga, na-receive niya yung mga bagay na hindi niya in-expect from Peter and John. Although alam natin, hindi si Peter and John nagpagaling, ginamit na sila ilang instrumento, the same is true sa ating buhay. Ano mga ating kinakaharap na sa buhay na ito, that disabled us, yung parang yung nagbabigay sa atin ng too much trouble, God will make us so, enable us to overcome those things. Amen? Sa ating sarili, hindi natin kaya yan. Yung taong yun, sa sarili niya, hindi na kayang pagalingan sa sarili niya. Pinanganak siyang
lame, crippled. Most likely talaga mamamatay din siyang crippled. Pero dahil sa habag ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, na-receive niya yung kagalingan na hindi naman niya inahangad. Amen? Ganon din po sa atin. Sometimes God is giving us something na hindi naman natin inihingi sa Panginoon. Amen? Maaaring meron tayong inihingi sa Panginoon pero hindi niya pinagkakalo. Pero dahil meron siyang mas better na inihanda para sa atin. Hindi naman natin pwede ipagpilitan yung nais natin pero dahil alam ng Panginoon kung ano mas makabubuti para sa bawat isa sa atin. Maaaring gusto mo makarating ko sa ibang lugar pero ayaw ng Panginoon doon mapunta ka. God wants you to stay here or somewhere else dahil mas better yung plan ng Panginoon sa'yo. Maybe later in the later on, makarating ka rin doon o ano man yung mga lugar na inanais mo na marating. Who knows, di ba? Ang Panginoon lang nakakaalam kung anong makabubuti para sa bawat isa sa atin. Amen. Huwag natin siyang pangunahan. Amen. Para lang tayo just a piece of the puzzle eh. Doon sa plano ng Panginoon. Just makiano lang tayo. Yung sa flow ng Banal Espiritu. Kung sa'yo, wherever our Lord leads us, doon tayo. Huwag na tayong humad lang. Amen? Ngayon isa, may binibigay sa ating isang task na para bang, Lord, kaya ko ba to? Pero God will enable you. God will strengthen you. God will empower you para magawa mo yung bagay na yun. Amen? Ang problema lang kasi nasa isip eh. Pero kung we're going to let God siyang mag-re-reign sa ating buhay, sa ating puso, mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay natin. No matter ano bang opposition sa ating buhay, mangyayari yung kalooban ng Panginoon ayon sa kanyang panukala sa buhay natin. Amen? So, ang pinaka-point ko, yung pagtingin sa Panginoon, let's just look upon our Lord Jesus Christ. Ano ba ang sitwasyon ng ating kinakaharap? At sinabi ni Peter, look on us. Sa Panginoon, sinasabi sa atin, look unto me. Amen. For I'm the author and I'm the author of our faith or your faith and the finisher of your faith. Amen. Siyang may atla, siyang nagpapasakdal nito. Amen. Siya yung nagbibigay din ng pagnanasa, sabi ng salita. Siya yung nagbibigay ng desire ng pagnanasa at kakayang maisagawa yung kanyang kalooban. Siya na yung lahat eh. Kung wala kang desire, siya magbibigay siya ng desire sa iyo. At siya rin ang magbibigay ng kakayahan para magawa yung desire ng Panginoon para sa buhay mo. Siya na lahat eh. All you have to do, sumunod ka na lang. Just like yung kila Peter and John, napunta sila sa lugar na yun, dahil sumunod sila, tumalima lang sila. They were being led by the Holy Spirit na mamimit nila yung taong yun para mabigyan ng kagalingan yung tao na yun. Amen. Ganun din tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon sa mantayin na ako ng Panginoon. Galing man tayo sa Australia, sa Canada, or somewhere else. Amen. God has a better plan for all of us. Amen. Okay. So, whatever situation we are into, just look unto Jesus, to the author and the finisher of our faith. Amen. Tama po siguro. Hindi ko nahambahan kasi exhortation lang naman. Amen. Yung tamang po. Maraming salamat po. To God be the glory.